ako po si Arvin H. Abulog and nakatira po ako sa Mambog 3, Bacoor City, Cavite. And isa po akong estudyante na nag-aaral sa Cavite State University, Bacoor City Campus. And isa din po akong online seller and motorcycle rider na pwedeng on-call. Ang nangyari sa akin during quarantine period is hindi lang alam ko na hindi lang ako yung nakaranas ng ganito. Bagkus sa lahat ng bansa na apektado ng pandemyang ito, ito yung kinakaharap natin na anxiety. Yung pagkabahala natin sa mga bagay, kung bakit at paano nga ba nagsimula yung COVID-19 na ito. Marahil sumasagi sa ating mga isipan na bakit natin kailangang humantong sa gantong punto ng buhay natin and bakit ganto katagal yung dinararanas natin ng sakit na ito. Yes po, apektado po ako socially, mentally, and yung katawan po natin na nawawalan ng ginagawa kada araw. Kumbaga, nawawalan na ng progress, nawawalan ng dahilan kung bakit parang may kulang sa buhay natin. Bilang estudyante na unang-una yung socially nalayo sa mga kaibigan, ganun. And mentally na parang hindi na nag-function yung utak natin na bilang isang estudyante. So, yung babahagi ko pang verse ngayon as ang Philippians 4:6 na be anxious for nothing but in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So ito po yung napili kong verse ngayon dahil marahil marami po sa ating kababayan nakakaranas po ng pagkabahala sa nangyayari sa ating bansa. Bakit ganito na umabot tayo sa punto na ganito na ang tagal na nating naka-lockdown, umabot na tayo ng ilang buwan. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa tuwing nakakaranas tayo ng pagkabahala sa mga bagay-bagay? Para po sa akin, ang ginawa ko po nung nakaranas po ako ng pagkabahala nung ngayong lockdown dahil maraming bagay ang naapektuhan, hindi lamang po ang aking pag-aaral, maging rin po ang aking mga negosyo ko. Pero lahat ng po yun ay aking pinag-pray sa kay God na lubos po akong nagtiwala sa Kanya, mas lalo po akong nag-strengthen yung faith ko ngayong lockdown na to dahil alam ko na meron siyang plano lahat para sa atin. Hindi niya tayo nilagay sa ganitong sitwasyon na para idiin tayo. Nilagay niya tayo rito para mas lalo tayong tumibay yung paniniwala na meron tayo sa Kanya and para mas lalo tayo mapalapit sa Kanya. Dahil marahil bago mag-lockdown marami sa atin ang unti-unting napapalayo sa Kanya. Ito yung right time para tayo ay muling manumbalik sa Kanyang salita at tayo'y patuloy na tumibay ang pananampalataya na meron na tayo. So yun po, sa tuwing nakakaranas po tayo ng pagkabahala sa ating mga buhay, wag po nating isipin to na binigay sa atin para idiin tayo, para ibaba tayo. Isipin natin ito na laging nating kasama si God na gagabayan tayo sa ating mga gagawin sa buhay. And kapatuloy lamang po tayo na maniwala sa Kanya dahil hindi niya po tayo ilalagay sa masama, kundi lagi niya tayong tutulungan sa bawat araw ng ating buhay.